maging sensitibo at huwag gawing komplikado ang buhay. Ilan ito sa mga paalalang ibinigay ni Gerald Anderson ngayong halos isang taon ng pandemya. Kahit si Gerald daw, nagkaroon ng pagkakataong alamin ang kanyang mga prioridad sa buhay ngayong may health crisis. Na-interview ang ABS-CBN actor sa Kumu online show ni Cis Drilon, ang bawal ma-stress Drilon, nitong Lunes, February 1. Kasama ni Gerald sa interview si Nayam Concepcion at JM De Guzman, na co-stars niya sa upcoming Kapamilya teleseryeng Init sa Magdamag. Natanong ang tatlo kung ano ang matututunan ng mga kabataan sa kanilang teleserye. Sagot ni Gerald, "It's all about the challenges na hinaharap po natin araw-araw." Panawagan pa niya, "Sana ay maging sensitibo tayo sa nararamdaman ng iba, lalo na ngayong may pandemya. Sana, maging sensitive din tayo sa mga ibang tao, na hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan nila sa buhay. Hindi po natin alam na may mga kanya-kanya po tayong challenges, Kanya-kanya yung hinaharap natin, so let's try to be sensitive and sana may concern din tayo para sa iba." May payo ba siya sa mga kabataan kung paano harapin ang pandemya? "Just keep things simple," sagot ni Gerald. "Yan, naman ang pinaka-importante sa mga natutunan ko. Don't complicate life. Ang daming pwedeng magbago, and the more you keep it simple, the better." Paano niya ito ina-apply sa kanyang buhay? Pagdating lang sa mga priorities sa buhay, pagdating sa mga biglang naudlot ang paliwanag ni Gerald dahil naputol ang kanyang internet connection. Nasa Zambales daw ang aktor nang gawin ang virtual interview. May pag-aaring resort si Gerald sa Botolan, Zambales. Samantala, nagkwento rin si Gerald sa pagbabalik niya sa trabaho. Aniya, naka-lock-in taping sila. Kadalasan, dalawa o tatlong linggo silang magkakasama sa isang location. "It's a very different setup talaga," paglalarawan niya sa taping sa gitna ng pandemya. "Ang tagal mong naka-lock-in. After ng taping, para siyang routine. Babalik ka lang sa kwarto, magpapahinga, gigising ka ulit, taping ka ulit. But yun po ang sitwasyon natin. Di pa tapos ang pandemic. Ang kabutihan daw ng ganitong setup ay may pagkakataong mag-bonding ang mga artista at ang production team. Isa sa mga pinaka-okay pag ganito yung setup namin, parang 2 weeks kaming magkasama, 3 weeks kaming magkasama, mabilis din pong makuha yung character and hindi ka nawawala. After 2-3 taping days, hindi ka na nawawala sa character kasi paulit-ulit, parang routine na po siya." Sa kabila ng adjustments, maswerte pa rin daw si Gerald na may trabaho siya. "At the end of the day, we're very lucky because meron pa kaming trabaho, and we still get to do our passion, at makakapagbigay po kami ng magandang show para sa tao." Si Gerald Anderson ay nakilala dahil sa Pinoy Big Brother at ang mga naging girlfriend niya sa showbiz ay sina Kim Chu, Sara Geronimo, Maha Salvador, at Bea Alonzo. Sa ngayon ay nalilink siya kay Julia Barreto pero wala pa ring confirmation na nanggaling sa kanilang dalawa. Matatanda ang usap-usapan na naman nga ng mga netizens sa social media world ang latest Instagram post ng kapamilya actress na si Julia Barreto dahil sa di umano'y pagkakasama ng isang lalaki sa litrato. Sa nasabing Instagram post ay ibinibida ni Julia ang kanyang malaki at lovable na aso, ngunit kapansin-pansin din ang lalaking nasa tabi niya. Agad ngang nagkomento ang ilang netizens patungkol dito at tila iisa lamang ang nasa sa isip ng bawat isa, na ang driver ni Julia sa nasabing litrato ay walang iba kundi si Gerald Anderson. Magpasa hanggang ngayon nga ay nananatiling bulong-bulungan ang di umano'y relasyon ng dalawa dahil na rin sa walang pagde-deny o pag-amin ang siyang nagmumula sa kanilang dalawa. OMG! Reveal na rin Jul, we'll be happy for you kahit sinong boyfriend. Mahal pa rin kita. Love you! Ani ng isang nagkomento. Ehemam, ikaw ba yan G? Tanong naman ng isa kung si Gerald nga ba ang lalaki sa litrato. G is driving you crazy Jules, saad naman ang isa pa.
Marami pa nga ang nagkomento sa post na ito ni Julia Barreto na imbis na ang lovable na aso ang mapansin ay palaisipan ang katabi niyang driver. Who's the driver, who's driving, Gerald na nga, ilan sa mga komento pa ng mga netizens. At matatanda ang mas lumaki pa ang bulungan ng relasyon nila nang maglabas ng fake news ang dating journalist si Jay Sunse, hinggil sa pagdadalang tao ni Julia Barreto sa kanyang rumored boyfriend magpasa hanggang ngayon na si Gerald Anderson pero sa huli ay itinanggi ang pagbubuntis. Ayon kay Julia, siya at ang dati niyang ex-boyfriend na si Joshua Garcia ay nag-move on na sa kani-kanilang buhay. Nag-viral din siya kamakailan dahil sa kanyang cryptic social media post. Nagkomento si Julia ng Mind Your Own Business matapos banggitin ng aktres na si Kim Chu ang patungkol sa kanya at kay Gerald Anderson sa isang yugto ng It Showtime. Nagpalitan rin ng mensahe sina Julia Barreto at Gerald Anderson sa social media ng mga netizens kamakailan, na upang may taguyod ang pagpapakita ng Between Maybes sa Netflix, inanyayahan ni Julia si Gerald na may post na tara. Bilang tugon, tinanggap ni Gerald ang cryptic na paanyaya ni Julia ng maikli ngunit matamis na tugon, tara. Ang pagpapalitan ng mga mensahe na ito ay maaaring muling magpalakas ng chismis na sina Gerald at Julia ay nasa isang romantikong relasyon na. Kung matatandaan, nag-post ang actress sa social media kung saan usap-usapan ay bumisita sa resort ni Gerald sa Hayati Resort Zambales basa sa litrato niyang binahagi kung saan tugma ang bakuran nito sa resort ni Gerald. Isa ka bang showbiz fan na laging naghahanap ng bagong chika? Maari lamang mag-subscribe, dahil ang channel na ito ay nag-upload ng 2 hanggang 3 beses sa isang araw, maraming salamat. Ko